Rich Man's Timeline. Hello mga ka-MV! Ngayon ay sisimulan na natin ang part 8 ng Rich Man's Timeline. Nag-aalala na si Ethan. Ang sabi ni Ella ay darating ito na maaga pa, bago man ang halian. Nang lumampas ang alas 11 at wala pa ito, kinabahan na siya. Nadagdagan ang pangamba niya nang tumawag siya sa butik at malaman na halos sumaglit lang doon ang babae. Kahit may binili pa ito na siyang inaasahan, imposibleng magtagal ng ganoon ang babae. Malapit lang ang bahay sa Metro Shopping Mall na kinaroroonan ng butik. Napapitlag si Ethan nang marinig ang paghinto ng isang sasakyan. Ang akala niya ay nagtaksi si Ella at ang dalagang dumating. Kumunot ang noo niya nang makitang private car ang pumarada sa tapat ng gate. Lalo siyang nagtaka nang lumabas mula roon ang anyo ng isang lalaki. Si Benji. Kilala niya si Benji. Nasa college pa lamang ay nanunuyo na ito kay Ella. Kahit nang malaman na may unawaan na sila. Masigasig sa panliligaw ang lalaki at alam niyang hindi ito tumigil kailanman. Lalo't nag-aasawa siya ng iba. Nakailang buzzer si Benji bago niya pinagbuksan ang gate. Ayaw sana niya, ngunit nag-aalala lang biglang dumating si Ella. At kahit may unawaan sila ng babae, bisita pa rin nito si Benji na kailangang harapin at igalang. Pasok ka! Nakangiting anyaya ni Ethan kay Benji. Salamat. Formal ang lalaki. Nandiyan ba si Ella? Wala pa pero padating na yon. Tiim ang bagang na pinagmasdan ni Benji ang suot na t-shirt at shorts ni Ethan. Iisa ang kahulugan nun. Doon nakatira ang lalaki. Feel at home, wika ni Ethan. Pwede ba ako magtanong? Seryoso si Benji. If you wouldn't mind. Dagdag pa nito. Napatitig si Ethan sa lalaki. You're staying here? Nagkibit ng balikat si Ethan. Well, yes. Naningkit ang mata ni Benji. Nagtagis ang mga ngipin. Bakit Ethan? Gigil na tanong ng binata. Bakit mamamatay ka na? Gusto mo pa rin sirain si Ella. Maawa ka naman sa kanya. Nagitla si Ethan. Hindi niya inaasahan ang matalas na sundot ng mga salita ni Benji. Mahal na mahal ko siya. Halos manginig ang tinig ng binata sa pagpipigil ng emosyon. I will give her the best there is in life. Hindi niya ako matanggap dahil sa'yo. Okay lang yun. Kaya kong tanggapin yun. Pero ang sitwasyon ngayon. Humihingal nang tumigil sa pagsasalita ang lalaki. Nagtiim ang mga bagang ni Ethan. Nganing suntukin niya ang binata sa kapangahasan nitong makialam sa buhay nila ni Ella. Subalit tama si Benji. Kaya mas napatda siya kaysa automatikong paulanan ng suntok ang mukha nito. Hindi ko sinisira si Ella. Sabi ni Ita ng dakong huli. Humihingi lang ako ng konting panahon para lumigaya naman ako bago mamatay. Sakim ka! Sumbat ni Benji. Yun ang totoo. Tumigas ang anyo ni Ethan. Magalit ka na kung gusto mo, pero magsasalita ako ng gusto ko. Lahat ng gusto kong sabihin dahil nagmamalasakit ako kay Ella. Ayokong wala ka na. Daladala pa rin niya ang batik ng pamumula dahil ibig mong lumigaya. Isipin mo, Ethan. Mga taong magbubulungan tuwing makikita si Ella. Mga chismis na hindi mamamatay kahit matagal ka nang wala. Huwag ang ngayon lang ang bigyan mo ng pansin. Maawa ka naman kay Ella dahil iiwan mo siya at hindi may pagtatanggol. At kung talagang mahal mo siya, ibibigay mo sa kanya ang respeto ng isang nagmamahal. Huwag mo siyang i-blackmail sa pansarili mong interes. Nanatiling nakatitig si Ethan kay Benji. Pumasok lahat sa diwa niya ang mga sinasabi ng binata. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. I'm sorry kung nasaktan ko ang loob mo. I know you're hurting inside. Alam ko rin ang bigat ng sitwasyon mo. But you must understand. Mahal ko rin si Ella
at hanggat maaari, ayoko siyang masaktan pang muli. You've given her enough, Ethan. Maya-maya ay nagpaalam na si Benji. Nakaalis na. Naiwan si Ethan na parang tulala. Tila ulos ng mga sumbat ang napagpipinkian ng kanyang diwa. Tama si Benji, sakim siya. Ano kaya ang tama? Lumigaya sila ni Ethan o pabayaan niyang mag-iwan ng mabuting legacy ang lalaki sa magiging anak nito? Hindi marahil siya magigilty kung walang maiiwang anak si Ethan o kung hindi niya alam. Siguro hindi makikialam ang kanyang konsensya kung nalingit sa kanya ang katotohanan. Sa tingin niya ay hindi nagsisinungaling si Brenda. Ang hindi niya alam ay kung alam ba ni Ethan na magiging ama sa darating na panahon dahil wala silang napag-usapan tungkol doon. Lulugulugong binuksan ni Ella ang susi ng gate saka pumasok. Saglit pa, iniluwa ng pinto si Ethan na sa unang ingit pa lamang ng gate ay nakita na niyang sumungaw sa gilid ng bintanang jealousy ng sala nila. Hindi ko narinig yung paghinto ng taxi, sabi ni Ethan na parang humihingi ng paumanhin. Ngumiti siya, pinagmasdan si Ethan. May naramdaman siyang pinong kurot sa tapat ng puso. Si Ethan ang lundo ng kanyang mga pangarap. Si Ethan lamang ang lalaking inasam niyang makahati sa buhay. Narito na ang pagkakataon ngunit bakit may dumarating pa rin na mga hadlang. Una, hinihiram lang niya ang nalalabing araw nito sa mundo. At ang pangalawa, maaatimba niyang isilang ni Brenda ang anak ni Ethan at ipagkait sa lalaki ang kaligayahan ng pagiging ama. Hindi sigurado si Brenda kung naging effective ba ang pagsisinungaling. Ang alam niya, dadalhin ni Ella sa konsensya ang kaalamang hindi ito magiging makatarungan sa anak nila ni Ethan. Ang lahat ng sugal ay gagawin niya, matiyak lamang na mababawi si Ethan sa lalong madaling panahon. Malapit na si Brenda sa pay parking area kung saan iniwan ang kaniyang Honda Civic nang makaramdam siya ng nakakahilong sensation. Napakapit siya sa kasabay na babaeng patawid rin ng kalsada, patungo sa katapat na Araneta Coliseum. Miss, bakit? Sabi ng teenager na nagulat sa mahigpit na kapit ni Brenda. Nahihilo ako, sabi niyang tila nang lalambot. Inalalayan siya ng dalagita hanggang makatawid. Hindi siya iniwan nito hanggat hindi siya maayos. Bakit? May sakit ka, miss? Nagmamalasakit ang tono ng teenager. Putlang-putla ka. Baka nga, siguro'y mas mabuti na rin kung ganun nga. Ibig niyang mamatay na rin, kundi lang babalik sa kanya si Ethan. Nasa loob na siya ng Civic nang muling umatake ang hilo. At maging nang nasa bahay na siya'y nahihirapan siya, kung di pagbigyan ng sariling ihiga ang masamang pakiramdam. Natatamad siya at umuugoy ang paningin. Hindi pa siya nangangailangan, ngunit banyaga ang gutom sa kanyang sikmura. Parang nang mawala si Ethan, maraming bagay ang naging abnormal sa kanyang buhay. Babaliwalain na sana ni Brenda ang pakiramdam kung di tumawag si Mrs. Cooper. At kinukumusta silang mag-asawa. Sabi ng matanda ay dadalaw ito sa anak at manugang. Nagbigay siya ng alibay. Napupunta sa kanyang doktor at sasamahan doon si Ethan. Hanggat maaari, nais niyang ilingid sa magulang ang tunay na nangyayari sa pagitan nilang mag-asawa. Siguro'y dahil umaasa pa siyang babalik si Ethan sa kanyang piling, kung di man mababawi ito sa madaling panahon. Ano bang nararamdaman mo? Nag-aalala lang si Mrs. Cooper nang malamang sa doktor pupunta si Brenda at ito ang magpapasuri. Nakatigasan na niya ang pagsisinungaling. Madalas kasi akong mahilo, mami. Siguro binabawian ako sa matagal na pagpupuyat ko noon kay Ethan. Pagkakaila niya. Baka naman buntis ka. Excited si Mrs. Cooper. Siya? Buntis? Isa sa sintomas ng pagbubuntis ng pagkahilo. Dagdag pa ng matanda. Nakadama na magkahalong takot at excitement si Brenda. Paano nga kung buntis siya? Ginawa lang niyang pang-blackmail kay Ella ang alibay na yon at hindi inisip na maaaring magkatotoo.
Nagkwenta siya ng mga araw. Lampas isang buwan na nang huli siyang magkaroon ng buwanang dalaw. Hindi niya pinansin yon dahil na rin sa pagkakapako ng isip sa problema nila ni Ethan. Minabuti niyang pumasyal sa isang kaibigang genealogist. At parang biro ang pagkakataon. Matapos ang pregnancy testing ay natuklasan niyang nagdadalang tao nga siya. Nagpunta sa butik si Brenda. Pagtatapat ni Ella. Bakit? Nag-aalala ang anyo ni Ethan. Anong ginawa? Ginulo ka ba? Umiling si Ella. Bakit raw? Ang alam ko nagkaintindihan na kami. Pinakiusapan niya akong impluwensyan kang bumalik sa kanya. Mapakla ang ngiting namula sa mukha ni Ethan na sinabayan pa ng iling. Buntis siya, Ethan. Patdas si Ethan. Napatitig kay Ella. Buntis siya. Ulit ng dalaga. Hindi ko alam. Manghang usal ng lalaki. Katahimikan. Mahal kita, Ethan. Gumagaralgal ang tinig ng babae. Alam mo yun, hindi ko na kailangang patunayan sa'yo kung hanggang saan at hanggang kailan. Kung ako lang, hindi ko iintahin anuman ang sabihin ng tao. Tanggap ko na yun, pero magkakaanak ka. Dadalhin ang konsensya kung inagawa ko siya ng ama. Baka patibong lang to ni Brenda. Sabi ni Ethan, ngunit sa tono nito'y naroon ang pagkatuliro. Paano kung hindi? Hindi kaya kailangang alamin mo muna? Ayoko makasagasa sa isang paslit dahil wala naman siyang atraso sa akin. Kung si Brenda lang, maaatim ko pa. Walang imik si Ethan. Nakayuko ito sa pagkakaupo at inihihilamos ang dalawang palad sa mukha. Mahirap ipagkailang, naghihirap ang loob ng lalaki. Hindi na binanggit ni Ethan kay Ella ang pagdating ni Benji. Parang sa nalaman ay nawalan na ring halaga kung ipaalam pa sa dalaga ang naging paksa nila ng binata. Walang nanggaling sa labi ni Ella kung pinababalik ba siya nito kay Brenda o hindi. Siya pa rin ang pinagpasya nito, ngunit nandun ang pailalim na persuasyon. Alang-alang sa kanyang magiging anak. Hindi dapat madungisan ang pangalan niya alang-alang sa isang musmos na isisilang pa lamang sa mundo at magiging kakabit ng pagkatao. Kailangan niyang magpasya hanggat maaga. Hindi kita itinataboy, pero magdamag akong nag-isip, Ethan. Hindi tama to. Magiging sakim tayong dalawa kung sarili lang natin ang bibigyang halaga. May responsibilidad ka. And unfortunately, hindi ako kasama sa sakop ng responsibilidad na yun. In the end, kailangan pa rin nating maging righteous kahit gumawa tayo ng mali ngayon. Siguro hindi talaga tayong magkapalad, Ethan. Dahil heto ka nga at naheto ako, pero humaharang pa rin ang mga sagwin. Halatang iniiwas ni Ella ang paningin sa mata ni Ethan. Habang nagsasalita, may kinig sa tinig ng babae, ngunit sa anyong determinado sa naging desisyon. Naisip ko rin yun. Naisip ko rin kung paano ako naging unfair sa iyo dahil... Huminga ng malalim ang lalaki. I'm sorry. I'm so selfish. Pinatahimik na dapat kita. In the first place, kasalanan ko kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng to. Binaliwala ko ang mga danger signs hanggang hindi ako makawala kay Brenda. But it's unfair na sabihin hindi rin ako lumigaya kay Brenda because she'd been a dutiful wife. Inenjoy ko rin yung kaalwanan ng buhay na kakambal niya. Ang otoridad, ang lahat. Nagagalit ako sa sarili ko dahil naging masama akong tao. Hinangad kong makamta ng lahat. No! You're not. Hindi ka nag-take advantage. Hindi mo sinadya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Ethan. And bear this in mind. Ang ilang araw na ipinagsama natin, ang pinaka-memorable at pinaka-maliligayang araw sa buhay ko. Kaya't walang dapat pagsisihan ni panghinayangan. Pag dumating ang lungkot,
Dahil wala ka na, babalikan ko lang ang mga araw na to. Believe me, Ethan, hindi pa ako naging ganito ka-fulfilled sa buhay ko. Niyakap ni Ethan si Ella. Matagal, mahigpit. Nais niyang iparamdam sa pamamagitan ng mga yakap na yon na mananatili ang espesyal na bahagi ng dalaga sa puso, maghiwalay man sila ngayon o lumisan man siya pagdating ng takdang panahon. Nagmamadali ang mga katok na gumulantang sa nakahilagtang si Brenda. Ma'am! Ma'am! Halos magkanda-utal ang katulong na si Diday nang sagutin ni Brenda ang intercom. Bakit? Usisa niya. Sir, ma'am, nandito. Kadarating lang, ma'am. Natulala si Brenda. Nahirapan siyang maniwala sa narinig. Si Ethan nagbalik. Kung babalik si Ethan, hindi niya inaasahan sa ganitong kabilis na panahon. Halos mag-ekis ang mga paa niya sa pagmamadali. Nais niyang salubungin si Ethan sa pagbabalik nito sa kanyang piling. Katatapos lang niyang suklayin ang buhok nang marinig ang mararahang katok sa pinto. Tinungo niya yun at binuksan. Bumulaga sa kanyang paningin ang anyo ng asawa. Ethan! Nasambit niya saka mabilis na pumatak ang luha. Hindi umimik si Ethan. Tinitigan lang siya. Nagbalik ka ba? Usal niya. Tumango ang lalaki. Yun lang at dagli niyang niyakap ang lalaki. Mahigpit. Magkakahalo ang pagkalusaw ng takot, pangamba, at sari-saring alalahanin. Salamat. Salamat talaga. Totoo bang sinabi ni Ella? Buntis ka? Siya naman ang tumango. Magkakasunod. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon sa master's bedroom ang maririnig. Mapapatawad mo ba ako sa ginawa ko? Pagkuway tila may harang sa lalamunang tanong ni Ethan. Ako ang unang nagkasala sa'yo, sa inyo ni Ella. Ako ang dapat humingi ng patawad. Alam ba sa inyo? Sa amin? Umiling ang babae. Kinausap ko ang mga katulong. Sinabihan ko sila ng mga dapat isagot sakali mag-usisa ang mga mami ko, pati na ang parents mo. Hindi naman sila pumasyal dito the last few days, kaya hindi nila alam na umalis ka. Bumuntong hininga si Ethan. Kailangan ko maging matapat, Brenda. Di lang ako ang nagpasya para bumalik. Hindi man ako itinaboy ni Ella pabalik, pero siya ang mas malaking dahilan kung bakit nandito ako ngayon. I must confess na hindi ko pa rin siya nalilimutan at posibleng di pa rin makalimot kahit sa darating na panahon. Mahalin mo siya dahil karapat-dapat siyang mahalin. Ang mahalaga, nandito ka sa akin para bigyang tsansa uli akong mapalapit sa'yo. And with the coming baby, who knows? Hindi ko makikita ng matagal ang anak ko. Maaga ko siyang maiiwan. Pero magkakaroon kayo ng time together. Tumango si Ethan. I'm sorry, sabi ni Ethan. I'm sorry too, Ethan. Dalawang bagay kaya kita pinaglaban. Dahil mahal kita at dahil magkakaanak na tayo. But honest, ngayon, ipinaglalaban kong karapatan ko sa'yo. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak natin. Ngayong bumalik na si Ethan sa piling ni Brenda, ano naman kaya ang mangyayari kay Ella? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.